Alright, so what is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH, at nagbabalik na naman tayo para sa isang napakahalagang video. Ngayon nga mga kaibigan, magbabahagi lang po ako ng aking kaunting kaalaman o kaunting nalalaman patungkol sa iba't ibang mga skills, mga mahahalagang skills na dapat meron ang mga incoming college students. Now, depende to sa kung ano man ang kursong kukunin ninyo. Lahat ng mga skills na to, I think, they are significantly fair, no? Talagang magagamit natin, magiging edge natin pagdating sa college. Maski magiging magti-teacher ka, maski magki-criminology ka, magna-nurse, radtech, medtech, doktor, abogado, kahit na ano pang kurso mga kaibigan, perfect na perfect ang mga skills na to. At syempre, pag meron tayo ng mga skills na ito, hindi tayo mangangapa sa college. So number one skill na dapat meron kayo mga kaibigan, social skills. What do you mean when you say the word social skills? Yes, ito yung abilidad ninyo mga kaibigan na magipag-interact, magipag-socialize, magipag-mingle sa ibang tao. Hindi yung magiging katropa-tropahan lang, no? Yung parang in a sense na magiging tropa mo yung mga magiging classmate mo with meaning, 'di ba? Tamang-tama sa college mga kaibigan yung sinasabi nila na no man is an island. Hindi po pwedeng mag-isa kang nagtatrabaho sa college. Dapat right from the first day of classes, nasimulan na dapat natin yung pag-build natin ng magandang relationship sa ating mga classmates, sa ating mga teachers, o sa ating mga administrators. Dapat maging observer kayo right from the first day of classes mga kaibigan. And kasali na rin sa social skills, syempre ang effective communication. Kasi nga kung marunong tayong makipag-interact with other people, definitely mas magkakaroon tayo ng effective communication sa kanila, mas magkakaintindihan tayo hanggang sa as in maging tropa-tropa na lang din talaga tayo. Mas maganda pa rin talaga sa college mga kaibigan yung meron kang malalapitan na friend, ano na nga yung assignment natin, friend, kailan sasabit to, friend, katimba kita, kagrupo ba kita? 'Di ba? Kesa naman sa mag-isa ka lang, mahirap talaga mga kaibigan. Hindi naman sa magiging backrider ka, no? Pero very important na meron kang magiging kaibigan sa college. If possible, lahat maging kaibigan mo, maski librarian o maski utility personnel, that's good. That's great. Marami talagang magkakagusto sa iyo. Marami kang magiging kaibigan. Mag-ipon ka ng kaibigan sa college para mas bongga. So that is social skills. Dapat meron sa inyo yan. And syempre, kailangan nyo ring intindihin yung status ng ibang tao. You have different classmates with diverse status in life. Magkakaiba tayo ng estado sa buhay mga kaibigan. Magkakaiba tayo ng kultura at paniniwala. And we need to respect those beliefs, traditions, or cultures na meron ang bawat isa. Number two, na meron dapat kayo bago mag-college mga kaibigan is English proficiency skill. What do you mean when you say that one? Ang ibig ba nating sabihin ay yung kung gaano ka kagaling magsalita ng English? Kung gaano ka ka-straight mag-English? So, yo, hi, classmates, good morning, how are you? Yes, it's me, Kevin, how are you? What's your name? Oh, that's good, that's great. Hindi lang doon, mga kaibigan. It's a good thing na marunong kang magsalita ng English. Pero dapat, pag sinabi nating English proficiency skill, total package yan. You should know how to deliver, at the same time, you should know how to receive. Ibig sabihin, marunong kang magsalita ng English, marunong kang magsulat gamit ang English. Marunong ka din dapat umintindi. You should also have that comprehension skill. Ang galing mo magsalita ng English dyan, tapos hindi ka pala nakakaintindi ng English. Pag si teacher nag-explain ng solid English or pure English, wala nga ka na. Nga na, wala na, finish na. So yon, dapat marunong kayo both oral or written sa paggamit ng English as a language. Merong ibang mga teachers, mga kaibigan, meron tayong mga subject na purely English ang ginagamit ni teacher. So dapat ihanda-handa ang
ilong, baka mamaya mag-nosebleed tayo. At least kahit papaano, dapat magkaroon tayo ng knowledge sa English. Kasi nga, yan ang tinatawag nating international language. Lahat sa iba't ibang uri ng bansa na meron tayo dito sa ating mundo, English talaga ang pinaka number one na ginagamit. English talaga ang pinaka number one na gagamitin nating lingwahe para magkaintindihan tayo. So yon. And of course, lastly mga kaibigan, ICT skills. Well, kung meron pa akong hindi nasabi, pwede niyong sabihin. Pero ito, para yung top 3 para kay Teacher Kevin PH. ICT skills. What do you mean by having that ICT skill? Ito ba yung pagkakaroon ng skill sa pagre-repair, pagdo-troubleshoot? Well, that's a great thing kung meron sa inyo yan. Pero pag sinabi nating ICT skill, basic skills mga kaibigan, at least this is your ability to manipulate a computer. Paano gumamit ng computer, especially those office softwares na napaka-importante paggawa ng report. Dapat bago mag-college, marunong na kayong mag-open ng computer, marunong na kayong mag-encode, marunong na kayong mag-print ng documents. Believe me, kahit na anong kurso mga kaibigan, marami talagang paperworks, especially sa mga magti-teacher. Dapat tignan ninyo yan. Dapat marunong kayong gumawa, mag-encode or gumawa ng report, documents using MS Word or kahit na ano pang encoding software dyan. Dapat marunong din kayong gumamit ng presentation softwares, paggawa ng mga reports. Kasi merong ibang mga professors na talagang pagre-reportin kayo sa klase. I-divide na yan right from the first day of classes. So marunong dapat kayong gumawa ng slideshow. O diba? Susunod, dapat marunong din kayong mag-compute gamit ang MS Excel, basic skill lang. Publisher sa paggawa ng iba't ibang mga designs. Photoshop, diba? Magiging skill din to, very important din tong skill na to mga kaibigan. Graphic designing, kung marunong kang mag-layout gamit ang Photoshop. Kung marunong kang mag-edit ng videos, magiging edge natin ito sa iba. Diba? Yan naman ang hinahanap ng mga companies na pag-a-apply natin later on, especially sa mga courses na goods pang office. Ang hahanapin talaga dyan yung skill natin, hindi yung ability natin, talent natin sa pagkanta o pagsayaw. Isa lang yon sa mga edges natin mga kaibigan. Pero in terms of skills talaga, syempre yung kailangan sa trabaho. Okay, so yon. Katulad ng sabi ko kanina, kung marunong din kayong mag-repair, mag-ayos ng gamit, ng mga gadgets, computers, or cellphones, then that's a great skill. Diba? Pero pag ICT skill kasi, yung basic lang, paggamit ng mga office softwares, yung magagamit natin sa pag-aaral talaga. And magagamit din natin later on sa pagtatrabaho. Okay, so yun lang, yung top 3 basic skills na dapat meron ang mga incoming college students regardless kung ano man yung kurso na kukunin ninyo. Maraming salamat mga kaibigan, this is me, Teacher Kevin PH, and see you next time.